Kukulangin sa ngayon pa lang, kung makikita ninyo, kung iikot kayo sa buong bayan ng Rojas, makikita natin kung gaano kalaki yung damage sa aming bayan. Ano. Nangangamba na ang lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan para sa pantustos sa pangangailangan ng kanilang mga residente, partikular na sa pagkain, inumin at produktong petrolyo. Hanggang ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente at bagsak pa rin ang linya ng kanilang komunikasyon. Wala na rin mabilhan ng bigas, tubig at gasolina sa bayan. Ayon kay Vic Lajera, Municipal Administrator ng Rojas, 90 to 95% ang lawak ng pinsala ng bagyong Odette sa kanilang lugar. Kaya kahit nagdeklara na sila ng state of calamity, paubos na rin ang kanilang pondo. Na sana po ang lahat ay makita po ang bayan ng Rojas, ano po, na higit na nangangailangan sa lahat. Ano po. Tulungan po ninyo kami. Talagang grabing-grabi po yung pangangailangan ng bayan ng Rojas. Grabe po yung damage na ginawa ng bagyong Odette. Bukod sa bayan ng Rojas, marami pa rin lugar sa Palawan ang bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon at kuryente tulad sa Puerto Princesa. Ito ang naging dahilan kung bakit wala pang maibigay na datos ang buong probinsya sa naging lawak ng pinsala ng bagyong Odette sa agrikultura at infrastruktura. Sana sa mga opisyal natin, mula sa ating Pangulo hanggang sa mga congressman, gobernador, sana naman huwag kayong magatubiling na tulungan yung inyong kababayan, lalo na dito sa Palawan. Kami po, nanawagan kami sa national government na kahit papaano po, humingi kami ng tulong. Sa taya naman ng Palawan Electric Cooperative, maaring abutin pa ng isa o dalawang linggo bago maibalik ang power supply sa lalawigan. Samantala ngayong araw, naghatid na ng tulong ang El Nido LGU sa bayan ng Rojas, gaya ng tubig, mga delata at bigas. Hindi pa masabi ng lokal na pamahalaan ng Rojas kung kailan sila makakabangong muli sa pagkakalugmok dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Kaya hiling nila sa pamahalaan na sana ay saklolohan sila hanggang sa makatayong muli. Mula dito sa Rojas, Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.